Hi guys, good morning. Ayan, nagluluto naman tayo ngayon ng isa special na pork ribs. Ayan, lalagyan lang po natin ng hiwa sa pagitan ng ribs para po ma-form natin ito mamaya ng maayos. Ayan guys, parang tatanggalin nyo lang yung manipis na bahagi nito at i-chop rin natin yung ilalim ng ribs. Katulad po ng ginagawa ko. And guys, maging maingat lamang po sa pag-chop ng ating ribs at baka matali ang inyong mga kamay. And guys, ganun din po ay hihiwain natin yung bandang itaas ng ribs. Hanggang doon lang po mga 2 to 3 inches para po mag-form siya ng parang flower mamaya. And guys, ganito lang po ang paghihiwa sa ating pork ribs para po ma-build natin siya ng maayos. Yung kabilang ribs po ay ganun din ang ating gagawin. Ayan, kailangan po ay may hiwa siya din sa taas at sa ibaba ng ating pork ribs. Pagkatapos po natin mahiwa ang ating ribs ay maghahanda tayo ng pepper, seasoning, paprika at brown sugar. Ayan, pagsamahin lang po natin maigi. At maglalagay rin po tayo ng liquid seasoning at oyster sauce. And guys, pagsamasamahin lang po natin ang ating mga sangkap at atin po itong irarag sa ating pork ribs. Maglagay rin po ng konting soy sauce. Haluin lang po natin itong mabuti at ito po ang ating pagmamarinate sa ating pork ribs. And guys, kapag namix na po natin ito ay irarab na po natin ito sa ating karne. Ayan, gawin niyo lang po ang aking ginagawa para po mas malasa ang ating karne. Ayan guys, gagamit rin tayo dito ng pineapple juice para mas malasa ang ating gagawing pork ribs. Pag nai-rub na po natin lahat ay iwan nyo lang po na mga 1 hour or depende naman po sa inyo kung kayo na madali ay okay lang naman po na hindi na natin ito i-marinate. Yan, kailangan po ay ma-form nyo natin ito ng parang flower. Yan, ganyan po. And guys, ipo-form na po natin ng flower ribs ang ating karne. Maglalagay lang po tayo ng palaman sa loob. Yung mga excess na karne ay atin na pong ipapalaman sa ating pork ribs. And guys, pagkatapos po niyan ay tatalian na natin ito sa gitna. Kailangan maging mahigpit lang po ang pagtatali dito para po habang niluluto ay hindi ito matanggal. And guys, gawin niyo lang po kung paano ang aking ginagawa at magkakaroon na kayo ng isang special na potahe na pwede niyo ihanda sa mga special na okasyon. Napakasimple lang po nito ang gawin at makikita nyo naman po na napaka-special na po nito. Ayan guys, itali lang po natin ito mabuti katulad nito. Ayan guys, tatali lang po natin ito. At pagkatapos po nyan ay atin na po itong iluluto. Ah,
At pagkatapos po niyan ay lalagay natin ang ating onion leaves sa ibabaw. Maglagay rin po tayo ng pineapple juice para po mas malasa at masarap ang ating pork ribs. Pwede rin po kayo maglagay ng slice na pineapples sa ibabaw nito para po mas maganda at mas malasa ang ating gagawing potahe. Lagyan nga lang po natin ito ng pineapple juice at 1/2 cup ng water. Ayan. Lagyan na rin po natin ng 2 tablespoons of soy sauce para po kapag iniluto ito ay hindi ito masunog. Ayan guys, dati ay bumibili lang ako ng ganitong pork ribs sa supermarket, pero ito naman po pala ay napakadali lang gawin, kaya sinubukan ko po itong gawin at napakaganda po ng kinalabasan. Ayan guys, ready na po natin itong iluto at iluto po natin ito sa 180 degrees for 1 and 1.5 hour. Ayan, luto na po ang ating pork ribs at ready na po para sa holiday. Ayan, yan po ay inihanda ko nito nagdaan New Year at talaga naman pong napakasarap. Kapag ihiwain nyo po ay talagang malaman yung pinakang loob ng ating pork ribs. Ayan guys, kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po. Ganun din po sa aking FB page. Please follow and share. Maraming salamat po.